ano na ang malaking pagbabago niyo sa Pasko sa pagdating ni baby? Siguro yung adjustment sa aming dalawa, hindi na namin kasama yung family namin. Parang so, galing sa sobrang laking family, biglang all of a sudden, tatlo na lang kami. Tapos, ano pa ba? Siguro yung may sarili kaming bahay, yung Christmas namin na we have our own house, and it's she's here. Kasi diba, parang yun na yung pinaka-best Christmas gift na makukuha naming dalawa. Sabi nga namin, bibili pa ba tayo ng Christmas gift? Ito na yun. Ito na yung Christmas gift ko kay Ito Dani. Na yun. Diba? Ito sa pagdidesisyon, kayo ba ay magkasama ng nagdidesisyon ngayon? Talaga, kumbaga rule nyo ba yun sa bahay? More of 50-50 yung decision making namin sa bahay na we reason it out. With all the decisions we make, si Millie din yung focal point namin. Oo, parang makakabuti ba sa kanya, ganon. Parang lagi na siya yung reason for everything na ginagawa namin. Oo, tama yun. Kasi kung hindi si Millie yan ang hirap, baka away na lang everyday, yes. Hindi makakasundo. At saka hindi lang sa kanilang dalawa talagang focal point si Millie. Kasi pati sa family. Pati kay Mamshi Marjorie, ako kay si Julia, kay... Talagang paano ba... Gusto kong tanongin si Javi. Paano ba yung mga tita niya? Talagang ano yung mga role nila? Sobrang hands-on. Like, unbelievably hands-on. Tapos parang every time nakakita nila si Millie, parang first time nila. Na sometimes iniiwan na namin siya sa bahay ni Julia pag may trabaho kami. Sobrang willing naman sila to help us. Sobrang in love si Mami ano, kay May. Oo. Oh, okay. Tingnan mo naman nakaka-inlove kasi. Ang bait-bait naman. Siguro wala kang mapagsiksikan ng saya. Wala. Parang sabi ko nga, meron pa ba akong hihingin na gift? Kasi nakuha ko siya lahat this year. Lahat ng possible na pwede kong hingin sa life ko. Paglaki ba ni... Paglaki ni Millie, pag biglang umalis, hindi magpaalam, magagalit ka. Nakaugali ka na. Hoy, wala kang sin. Kaya nga sabi ko sana hindi niya ako gayahin. Alam mo, sabi ko sa mommy ko sa kanya, kinausap ko siya last week, sabi ko, alam mo, ma'am, kung mahal kita dati, mas mahal kita ngayon. Kung mahal na kita noon pa, mas mahal pa kita so much more ngayon. Naintindihan mo na si mama mo. Naintindihan ko siya. Parang alam ko na pala kung ba't ka ganun. Automatic yan. Automatic. Parang yung love pala talaga ng mother, iba talaga. Kasi siya, kahit anong ginawa niyang milestone, kahit taas ang iulo niya, umiiyak ako eh. Kahit anong gawin niya, umiiyak ako. Kasi sobrang feeling ko na tuwang-tuwa lang ako. You know, happy kami for best. You talaga, Dani. Pero talagang nakikita ba talaga namin na, parang ngayon na nandyan na si Millie, lagi kayo nagmi-mini-reunion sa bahay ni Mom si Marjorie. Ako grateful ako sa mommy ko kasi every Sunday pinapalinis niya yung buong bahay niya. Tapos nagluluto siya ng lahat ng favorites namin para lahat kami pumunta sa bahay niya. Tapos sobrang swerte rin namin kasi mga in-laws ko, yung parents ni Javi, sobrang in love din kay Millie. As in hands-on din sila. So, no, ikitingnan mo mo. Paano agawan si Millie? Diba, paano hindi sa the most beautiful both, eyes, sobrang tantalizing. Correct. Nag-eye to eye siya. At saka both, ano pala, family, first apo. First apo siya. Oo, kaya nag-aagawan. Nahihirapan na ba kayong humindi? Yes. paano kung humihindi bilang padre di pamilya? Parang ang hirap mag-divide ng time kasi paglamang yung isa, nagtatampo yung other side. So, mahirap din. Yan na yung magkakaroon na kayo ng pagka may occasion. Kanino ang Christmas, kanino ang New Year? May mga yan. Kaya buti nga, pareho silang wala. This year. Para hindi kayo mahirap. Oh, sana. Diba? Wala pa muna kami yung papoblemahin this year. Wala kang titimbangin. So, hinga naman natin si Javi ng Christmas message for Dani. And of course, si Dani also. So, for the both of you, my wife and my daughter, 2019 has been the most fruitful year in my life. In my 27 years of life, na I know for a fact that I don't think 10, 20, 30, 40 years from now, nothing can beat the joy, the blessings, and the happiness that the both of you have given me this year. And being the patriarch of our family, it's more of, I'll make it a point that you're both understood, loved, and always welcome.